Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, ang mga dapat nating abangan sa FPJs Batang Quiapo. Matapos magpakitang gila si Ramon sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, ay walang pakundangan itong kinatay si Don Ismael na animoy parang baboy. Napaisip at naitanong ni Pablo sa kanyang lolo kung sigurado ba daw umano ito na makikipagnegosyo sila sa isang tulad ni Ramon. Agad namang tumugon si Senyor Facundo na mas gugustuhin niyang maging kakampi kaysa maging kaaway ang tulad ni Ramon. Dahil tiyak na makikinabang sila, lalo pat hawak na muli nito ang Quiapo. Sa kabilang banda, hindi naging matagumpay si Rigor sa kanyang planong maibalik muli si Tanggol sa loob ng kulungan dahil sa dekalidad nga ang abogado ni Tanggol, kaya naipanalo nito ang kanyang kaso. Dagdagan pa ng mga pahayag ni Chairman, kaya nakahanap ng butas si attorney na marahil may personal na intensyon si Rigor, kaya gustong gusto nitong makulong si Tanggol. At nang napawalang sala na nga sila Tanggol, ay hindi binigyan ng pagkakataon ni Rigor si Marites na makausap si Tanggol dahil sa init ng uli ni Rigor. Kaya naman dito mas lalong sumama ang loob ng ating bida kay Rigor at paulit-ulit niyang iniisip kung gaano ba kalaki ang kanyang kasalanan sa kanyang tatay Rigor, kaya't hindi man lang siya nakaramdam ng pagmamahal mula dito simula pa nga ng bata siya. At nang nakabalik na nga si Tanggol ay naging madamdamin ang pamamaalam ni Tanggol kay Chief Espinas. Masyadong malulungkot si Espinas dahil nawala na nga si Bubbles, pati ba naman itong si Tanggol. Sabay ngang lumaya si Tanggol kasama ng mga kaibigan nito at si Marcelo. Sinabi ni Tanggol kay Marcelo na babalik siya ng Quiapo pero hindi sa kanilang bahay dahil alam niyang hindi siya welcome doon, lalo na ng kanyang tatay Rigor. Kaya't nakiusap siya kay Enteng na makituloy para lang mabisita at malaman ang tunay na rason kung bakit hindi nakadalo sa kanyang hearing ang kanyang lola Tinding. At dito malalaman ni Tanggol ang ginawa ni Rigor sa kanyang lola Tinding, kaya naman nag-alok si Marcelo ng tulong upang hanapin ito. Pansamantala muna daw silang tutuloy sa kanyang amo at ito nga ay ang mga kabalyeros. Wala nga ang kaalam-alam si Tanggol na gagamitin pala siya ng mga kabalyeros para sa kanilang negosyo. Dito nga ay pumayag si Tanggol at sa pambihirang pagkakataon ay naroon rin pala ang kanyang lola Tinding. Kaya naman hindi na siya nahirapang hanapin ito. At dito inilahad ni Tinding ang tunay na dahilan kung bakit siya lumayas. Ganun pa man nga ay binalaan ni Tinding si Tanggol na mag-ingat kay Senyor Facundo at Marcelo dahil may duda nga siya na may illegal itong ginagawa, lalong-lalo na sa mga negosyo nito. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, isana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pinutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya.